Good morning, fellow Bosconians. Welcome to our morning assembly. I'm Ethan Zamora of 5 Ruiz. I am the technical officer of the Grade School Student Council. I am happy to accompany you in our assembly today. Prepare yourselves as we are about to begin. Let us now honor our flag and sing our national anthem. Are an institute founded on Salesian and Catholic ideals. As an educative pastoral community, we now recite our vision mission statement. Vision, anchored in reason, religion, and loving kindness, Don Bosco Tarlac is a community of competent, resilient, and committed servant leaders answering the call for holiness and social change. Mission, to be an educative pastoral community of lifelong learners, champions of integral ecology, and agents of social transformation, to provide a holistic Catholic education that forms the young, especially the poor, to become good Christians and honest citizens. Let us now make our Bosconian pledge. I am a Bosconian, a man of prayer. I love my God and live my faith. I am a Bosconian, a man of character. I fight for what is good and right. I am a Bosconian, a man of excellence. I give my best in all I do. I am a Bosconian, a man of service. I live and serve with holy joy. I am a Bosconian, in word and in deed indeed. We begin our mornings with a close conversation with God in prayer. Panalangin kay San Blas, patron ng mga may karamdaman sa lalamunan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O butihing San Blas, tumanggap ka mula sa Diyos ng natatanging kapangyarihang pangalagaan at pagalingin ng mga tao mula sa sakit sa lalamunan at iba pang karamdaman. Idinudulog ko na pawiin mo ang karamdamang nagpapahirap sa akin at ipag-adya mo ako sa anumang panganib na makasasama sa aking katawan at kaluluwa. Panatilihin mong malusog at nasa maayos na kondisyon ang aking lalamunan upang makapagsalita ako ng tama at patuloy na makapagpuri sa Diyos, ang dakilang may likha at aking tagapagtanggol. Sa pamamagitan at mga panalangin mo, O San Blas, Obispo at Martir, iligtas nawa ako ng Diyos mula sa mga karamdaman sa lalamunan at sa lahat ng uri ng kasamaan. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kay isa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw, at sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Nawa igawad sa atin ng Panginoong Hesukristo na siyang gumawa ng kabutihan at nagpagaling ng may sakit, ang mabuting kalusugan at ang kanyang pagpapala, sa tulong na rin ng mga panalangin ni San Blas. Amen. San Blas, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. There is a saying that it is easy to fall in love, but it's very difficult to stay in love. At kung papansin nyo, narito ako sa statue ni St. John Bosco, a person who was so much in love and yet stayed in love with the people he has loved. At kung titingnan natin, sino ba yung binahal ng lubusan ni St. John Bosco? Ang mga kabataan. Narito po sa statue na ito ay si St. Dominic Savio. At siya ay isang representative lamang ng mga kabataan kanyang minahal. At alam nyo po, si St. John Bosco, kahit mahirap mahalin ng mga kabataan, ay patuloy niyang minahal ito ng lubusan. At kung titingnan po natin, hindi talaga madaling mahalin ang mga kabataan. Bakit po? Kasi para sa aming mga mas nakakatanda, ang ibig sabihin niyan ay kami ay magpapakababa at pilit namin iintindihin ang mga kabataan at pilit namin gugustuhin ang ginugusto ng mga kabataan. At yan ang ginawa ni St. John Bosco. All his life, he loved what you, the young people, love in order for the young people to love also what he loves. At kung titingnan natin kung ano ang nagpapatatag ng pagmamahal ni John Bosco sa kabataan, makikita natin yan ay ang pagmamahal sa Diyos. The love for God. And this love for God is clearly expressed in His love of neighbor, especially of the young people. At kung itatanong mo ko, Father, ano kaya yung sikreto ni St. John Bosco? How he was able to stay in love with the young people? And the answer is commitment. Bawat araw ng kanyang buhay, marahil naging sinasabi ni St. John Bosco sa mga kabataan, for you I study, for you I live, for you I work, for you I am ready to give my life. Kailan niya ito sinabi? Sinabi niya ito nung panahon na siya'y gumaling sa matinding karamdaman at ang tumulong sa kanya para siya ay gumaling ay ang patuloy na panalangin ng mga kabataan. Nasa labas ng kanyang bahay ang mga kabataan na patuloy na nagdarasal hanggang siya ay gumaling at muling makatayo at patuloy na pangalagaan ang mga kabataan. Kung tutuusin, totoo na, in order for persons to stay in love, it must be a two-way giving and receiving. At yan ang nangyari kay St. John Bosco. Nakikita niya sa kanyang pagmamahal sa mga kabataan, nakikita niya ang tunay na kahulugan ng kanyang buhay. At yung mga kabataan din, nung nakikita nila at nararamdaman ang pagmamahal ni St. John Bosco para sa kanila, ay patuloy din naman nilang minahal si St. John Bosco hanggang sila rin naman ay tumanda. Indeed, it is easy to fall in love, but very difficult to stay in love. But the key is the daily renewal of your love for your beloved. And that is commitment. And St. John Bosco is our example of commitment. My dear Bosconians, may you continuously
fall in love and stay in love with Don Bosco. St. John Bosco, pray for us. Thank you and good morning. Thank you so much, fellow Bosconians, for joining us this morning. This has been Ethan Zamora of Fabio Ruiz, the Technical Officer of the Grade School Student Council, wishing you a great day. Take care and God bless.